Panginoon sa kapayapaan at kagalakan na pinagdadama mo sa amin habang kami umadako sa iyong bahay sa ambahan. Ngayon kami naririto, Panginoon. Buksan mo ang aming puso, ang aming isipan. Ayan, O Diyos, at sa pag-aaral namin ang iyong mga salita, ito'y ganang po namin maunawaan. At higit sa lahat, ito ay matanim sa aming puso at isipan, O Diyos, upang sa aming pamumuhay sa araw-araw, ang iyong mga salita ay maging gabay namin, O Diyos, upang kami ay makapanguhay ng naaayon sa iyong kaluban. Aming pong dalangin ang iyong mga salita din, O Diyos, ay maging inspirasyon namin upang ito'y maibahagi din sa iba, upang sa anumang kaparaanan ay maging instrumento mo kami, O Diyos, sa pag-aaral ng kaluban. Samahan mo kami sa pag-aaral na ito, Panginoon. Ikaw ang manguna sa iyong dito. Inangin po namin ang tagumpay. Jesus, we pray. Amen. Amen. At yamang ito'y karuntong na ating pag-aaral last week, mga kapatid, ay ating pong itutuloy, the call to serve. Yung pagkatawag sa atin, mga kapatid, ay hindi po tayo basta tinawag ng Panginoon para iligtas, mga kapatid. Sapagkat kung ang layunin ng Diyos ay basta tayo'y maligtas, sana nung pagkatawag sa atin ng Panginoon at tayo'y tumugon, ay kinuha na sana tayo ni Lord. Pero nung tawagin tayo ng ating Panginoon at tumugon tayo sa kanyang tawag, naririto pa rin tayo, mga kapatid. May layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kung paano may ginamit ang Panginoon sa atin, gagamitin din po tayo ng Panginoon, mga kapatid, para sa iba. At dito, mga kapatid, laging sinasabi, mga kapatid, ni Apostol Pablo na siya po ay lingkod ng ating pong Panginoon Jesucristo. Tayo man, yamang tayo mga mananampalataya na, lingkod din tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. No? At ang pagtawag sa atin ng Panginoon ay upang maglingkod sa kanyang harian. At ito'y magagawa po natin, mga kapatid, kung tayo po ay maglilingkod para sa iba. May mga katangian na dapat taglayin ang isang lingkod ng ating pong Panginoon. At ito po'y mababasa na, mga kapatid, natin sa aklat po ng mga Lawa. So, noong unang panahon, mga kapatid, nung ang mga apostol ay nagministeryo, pagkaraan, makatanggap sila ng banal na Espiritu, nakita po natin sa kasaysayan, ang sabi doon, lubhang dumami ang mga mananampalataya. Ang sabi nga doon, araw-araw ay may nalalagdag sa kanila. Hanggang sa pagdami ng mga tao, hindi na kayang magkampanan ng mga apostol, mga kapatid, ang lahat ng gawain kasi yung mga pangangailangan ng mga tao, makakainin ninyo, you know? Mayroon pa rin yan, nagkakaroon ng problema, kailangan lutasin pa ninyo. Samantala, ang dapat na panunahing ginagawa ng mga alagad ng Panginoon ay nangangaral ng kanyang salita at nananalangin. Kaya ginawa dito ng mga apostol, mga kapatid, sila po ay pumili ng itong lalaki na siyang makakatulong nila para umatid doon sa pangangailangan ng mga tao. Kapatid. At isa nga po dito ay si Philip, mga kapatid, sa napili nila para magbumuo doon sa itong tao, mga kapatid. At ito po ang mga katangian na kanilang hinalap na nasumbungan doon sa mga tao kanilang pinili, mga kapatid. Una, kinakailangan puspos ng banal na Espiritu. Ikalawa, kinakailangan ito ay tapat. At ikatlo, dapat siya po ay mayroon ding katalinuhan sapagkat kailangan ito para marisumba ang anumang kusot na mayroon doon sa mga taong sumusunod po sa mga alagad.
tinatawag nating anis o tapat mga patid. Ang ibig sabihin nito ay ito'y tapat at mapagkakatiwalaan. No? So dapat yung katapatan, ito po yung mag-remain mga kapatid sa buhay ng bawat tao mga kapatid na kung saan mga kapatid ay mayroong banal na espiritu. No? Kailangan tapat din po tayo. Tapat saan? Sa ating mga salita, sa relasyon natin sa ating kapwa, at sa pagganap po natin sa ating mga responsibilidad. So yun ang una katangian na dapat taglayin ng isang lingkod mga kapatid. Ikalawa, yun nga mga kapatid, full of the Holy Ghost. Kailangan puspos ng banal na Espiritu. Dito mga kapatid, bago ka maging isang tunay na mananampalataya, ay kinakailangan mayroon kang banal na Espiritu para yung pamumuhay mo mga kapatid ay talaga magawa mo na maiayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi kung sa ating sarili lang, sabi nga, the spirit is weeping, pero yung flesh natin ay mahina. So, kinakailangan kapatid na yung banal na espiritu na nasa atin, kinakailangan mayroon tayong pagsunod. So, hindi ang tinutukoy dito ng mga apostol, mga kapatid, na puspos ng banal na espiritu, ay hindi yung basta tumanggap ng Espiritu Santo. Kasi may mga mananampalataya na tumanggap ng Espiritu Santo, mga kapatid, datapwa sila ay hindi nagpapatuloy sa pamumuno ng banal na Espiritu. Kaya nga minsan, kahit ang isang mananampalataya ay nakatanggap na ng banal na Espiritu, makikita din po natin minsan na sila ay lumalakad na hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. So ang tinutukoy dito ng mga alagad na puspos ng banal na Espiritu ay yung mga tao na nakatanggap na banal na Espiritu at namumuhay ayon sa pangunguna ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. At pagka tao'y pinangunahan at sumusunod sa Espiritu Santo, ang tao ito mga kapatid, ito po ay lumalago. Lumalago. Kaya makakita tayo ng mga mananampalataya, hindi pare-pareho eh. No? Di ba? Mayroon manatagal ng mananampalataya, nakatanggap ng banal na Espiritu. Pero makikita natin mga kapatid, hindi sila masyado lumalago kung titignan po natin yung kanilang paglilingkod. No? So, importante mga kapatid na nagpapatuloy at lumalago. Ikatlo, full of wisdom. Wisdom is simply the ability to discern the difference between right and wrong, truth, at sa tayong kamalian. No? Kailangan meron tayong sapat na alaman upang ma-discern natin kung alin yung tama at mali, yung katotohanan at hindi, mga kapatid. No? At hindi lamang sapat na ma-discern natin yun, kasi pag sinabing wise ka o matalino ka, mga kapatid, ang ginagawa mo ay yung tama at yung katotohanan. Kasi mayroong mga tao na di-discern nila kung ano yung tama at mali, kung ano yung totoo at hindi. Pero mga kapatid, ang ginagawa nila, salungan pa rin. So hindi matalino yun. Kung hindi matalino yun. So ang kailangan sa lingkod ng Panginoon ay puspos ng Espiritu Santo. Kapatid, siya po ay matalino. Kapatid, at siya po ay tapat. Kapatid. So dito mga kapatid, si Filipe ay may mga katangian ito. May mga katangian ito. Kung kaya na mga kapatid, siya po ay nabili. At una, siya po ay qualified na maglingkod. Kasi nga, nasa kanya yung mga katangian yun. Ikalawa, willing to serve. Handa siyang maglingkod. No? Una, qualified to serve. Ikalawa, willing to serve. No? Nagnanais na maglingkod. At ang ikatlo mga kapatid, chosen and commission to serve. Kasi mga kapatid, kahit qualified ka, kahit
handa kang maglingkod pag hindi ka naman itinalaga, ay hindi ka rin, mga kapatid, ayon doon sa kumbaga ay pagbibigay sa inyo ng katukulan, mga kapatid. Diba? Kasi sa atin, marami naman sa atin, di ba? Di ba, willing naman tayo maglingkod lahat. No? At qualified naman siguro tayo sa paglilingkod. Kaya lang minsan, yung ilan sa atin hindi nabibigyan ng pagkakataon. Pero patuloy lang po tayo, mga kapatid, na taglayin, mga kapatid, sapagkat yung paglilingkod, yung pagiging lingkod, ito po, mga kapatid, na hindi pumapaloob lamang doon sa kung ikaw ay nabigyan ng katungkulan sa loob ng iglesia. Sapagkat tayo, yamang tayo tinawag ng ating Panginoon, lahat po tayo lingkod ng ating Panginoon sa iba't ibang paraanan, mga kapatid. No? Sa iba't ibang na paraanan. So, huwag tayo malulungkot. Hindi pa tayo nabigyan ng assignment sa loob ng iglesia. Pero, mga kapatid, lingkod pa rin ang ating Panginoon. Next part, the blessing of serving. Yung pagpapala sa paglilingkod. Una, mga kapatid, sa lokal na iglesia, ito po yung pagpapala na pag ikaw ay nare-recognize ka sa isang iglesia, di ba? Pag ikaw ay lingkod at itinalaga, pinigyan ka ng katungkulan, siyempre, nalalaman ito at nakikilala ka ng mga mananampalataya. Higit sa lahat, nakikilala ka ng ating pong Panginoon. Yun po ang the best one, mga kapatid. No? Pagka nagpapagamit tayo sa gawain ng ating Panginoon, nakikita ng Diyos yung ating pagpapagal. No? Nakikita po ng Panginoon yung ating pong pagpapagal. Ikalawa, pag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, nagkakaroon po no, spirit of revival increase. No? So, tingnan po natin na noong sila ay nakapili ng mga katuwang nila, at sila ay nagsimulang maglingkod, mga kapatid, nagkaroon po ng pagkakaisa. No? Nagkaroon ng pagkakaisa. Praise God. At yung pagpapala ng Diyos ay lalong sumagana sa kanila, mga kapatid. Praise God. Sapagkat dito, mga kapatid, yung sinsiridad, yung pagkakaisa, at yung mga kapatid ng isang layunin at buklod ng isang espiritu. Lalong yung pagpapala ng ating Panginoon, mga kapatid, ay lalong natanggap yung mga sumusunod sa ating Panginoon. So, ganun din kung titingnan po natin sa ating lupad na iglesia, di ba? Pag tayo nagkakaisa, no? At nagkakaisa ng damdamin, layunin at kaisipan, mga kapatid, nakikita po natin na anumang bagay at planuhin laging dito sa ating lokal na simbahan, mga kapatid, pag nandun yung mga aspeto na yun, makikita po natin na lahat ng ating gustuhin kaya-kaya. No? Sapagkat nandun yung pagpapala ng ating po Panginoon. Praise God. At dito, mga kapatid, noong nagkaroon sila ng katuwa at nakapilingan ng pito, yung pangangailangan ng kongregasyon ay kanilang natugunan. No? So yung mga problema, yung mga sigulot na kaunti, mga kapatid, yamang yung mga tao itinalaga na nag-qualify ay mayroong kaalaman. So kunti problema na bibigyan ng solusyon, mga kapatid. Kaya dito, nagkaroon ng kapayapaan. No? Naging payapa yung samahan ng mga mananampalataya ng panahon yun. At sa ganung paparaan ay naging malaya yung mga apostol, mga kapatid, na makapangaral at manalangin at lalong lumago ang gawain, mga kapatid. Lalong lumago ang gawain. Kasi nawala na sa kanila yung ano eh, yung responsibilidad para tumugon doon sa ibang mga kailangan ng mga mananampalataya. Kaya nakapokus na sila doon sa pangaral ng salita, mga kapatid, at sa manalangin. So lalong lumago at pinagpala ng Panginoon ang mga mananampalataya, mga kapatid. Number four, advancement in ministry, mga kapatid. Praise God. So dito, mga kapatid, pagka
tayo ay nagpapasakop at sumusunod sa ating Panginoon, ipinopromote tayo ng ating Panginoon. Pag tayo ay mayroong katapatan, mga kapatid, ipinopromote po tayo ng ating po Panginoon. Kaya nga mga kapatid, dumating yung panahon na itong sina Pilipi ay hindi lamang naglingkod sa hapag. Hindi, dumating din yung panahon na sila po mga kapatid ay nangaral din ng salita po ng ating po Panginoon. So pag tayo yung tapat, mga kapatid, tayo po ay ipinopromote ng Panginoon na tayo po ay ginagandang paraan, mga kapatid. Tandaan po natin that a person who is more willing to be used will be used more. Pag tayo nag-desire sa ating puso na tayo gamitin ng ating Panginoon, lalo po tayo gagamitin ng ating Panginoon. At tandaan po natin, mga kapatid, na ang Diyos mga kapatid ay nagre-reward doon sa mga tapat na mga tao. Ang Diyos ay nagre-reward sa painful na mga tao. Tatanda po natin, mga kapatid. Okay, next, Philip the Evangelist, mga kapatid. So, hindi lang si Philip ang napili doon, mga kapatid, isa rin itong si Esteban. So, yung ministry ni Esteban ay isang maganda rin, mga kapatid, sapagkat full of faith at kapangyarihan din yung ministry ni Esteban. Kaya kahit saan pumunta si Esteban, mga kapatid, siya po'y nangangaral ng salita ng ating Panginoon at maraming tao ang sumusunod. At alam po natin, pagka marami ang sumusunod, marami din yung sumasalita. Sapagkat kung panahon yun, siyempre nga, iba ang kanilang itinuturo. Isa doon sa mga dati na mga kapatid. Para sa ating kapanahon ng mga kapatid. Diba? Yung ating pananampalataya at paniniwala ay iba doon sa iba. So hindi mawawala na magkaroon mga kapatid ng posisyon. Kaya ang panahon yung mga kapatid, itong sistema makikita po natin na siya po ay pinagsakdal at dinala sa sinidrin. At kung si Esteban ay nagpapaliwanag tungkol sa kanyang ipinapangaral, ay lalong nagalit yung mga tao, mga kapatid. Kaya siya po ay ipinakalagkan sa labas at ipinamalupo siya hanggang namatay. Titignan po natin yung persecution o nararanasan ng mga mananampalataya noong unang panahon. Talagang titignan po natin, hindi po natin matatawaran yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Pero bumamatid sa kanilang pagsunod, binabato sila hanggang mamatay. Anong hirap yung mga kapatid? Pagka ikaw kaya, ngayong panahon, nasabihin mo, mangaral ka sa lugar na yan. At alam mo, ikaw ay babatuhin hanggang mamatay. Pupunta ka kaya. Baka sasabihin mo, masakit ang ulo. Masakit ang paa mo, masama ang pakiramdam. Mga kapatid. Ayun nga lamang, minsan, pagka may gawain, nasama ka. Hindi muna yan, mga kapatid, sasagot ng oo eh. Nag-iisip muna. Ano kaya may dahilan? Sasabihin ko, marami akong ginagawa, marami gagawin. Ay wala, walang pinansyal, mga kapatid. No? So kung titignan, samantala, kung titignan po natin, mga kapatid, yung mga mananampalataya mo, mga kapatid, talagang yung buhay nila, inilagay na nila doon sa kanilang mananampalataya. Kaya nga dumadating sa point na kahit ang kapalit nila, ito ay ang kanilang buhay. Ay talagang makikita natin na ibinibigay nila, mga kapatid. So tayo, mga kapatid, sa ating kapanahonan, kung tutusin, wala namang persecution tayong nararanasan. Ang kalaban natin sa ating panahon, yung ating sarili. Yung ating sarili. Ba't nga ganito yung kahirap ilahin? Minsan, mga kapatid, maraming dahilan. Pero sana, mga kapatid, ay ganun, mga kapatid. So, ang nangyari nito, mga kapatid, no? Ang nangyari nito, mga kapatid,
Umamatay si Stephen, mga kapatid. Dumating yung point na ang mga mananampalataya ay nag-scatter. Kasi mga kapatid, may persecution. Sila po ay tumakas at umiwas, mga kapatid. At alam niyo, mga kapatid, sa nangyari ito, sa halip, mga kapatid, na mawala, no? Yung mawala yung mga mananampalataya o mawala yung pananampalataya na itinuturo o yung katuruan itinuturo ng mga apostol dahil pinipersecute yung mga mananampalataya. Kumbaga sa apoy, sa halip na mamatay yung apoy, lalo pa ito, mga kapatid, na lumaki o umalat. Bakit? Kasi yung mga mananampalataya, mga kapatid, na pinersecute, pumunta sa iba't ibang lugar, taglay at daladala pa rin nila yung pananampalataya na sa kanilang puso, ay kahit saan sila pumunta, mga kapatid, ay kanila itong ipinapangaral at ipinabahagi. So sa nangyari yun, mga kapatid, hindi nawala ng kabuluhan yung kamatayan ni Stephen. Bakit? Kasi sa pamagitan ng kanyang kamatayan, mga kapatid, lalong lumawak yung naabot ng pangangaral ng salita. Kasi yung mga mananampalataya, kung saan lugar sila na mapunta, nagpapatuloy sila, mga kapatid. At gagaya din yung Pilipi, mga kapatid. Umalis din siya sa lugar ng Jerusalem dahil sa persecution, mga kapatid. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mananampalataya, mga kapatid. No? At dito, mga kapatid, nag-scatter sila sa lugar ng Judea at Samaria, mga kapatid, at patuloy po nilang ipinangaral ang salita ng ating Panginoon. So si Pilipi nakarating din ng Samaria, mga kapatid, sa kanyang pangaral. Mga kapatid, at dito, mga kapatid, makikita po natin sa pagbabasa natin ng kasaysayan na ang mga tao sa lugar na pinuntahan ni Pilipi, mga kapatid, ay nagkaisa. No? At sila po ay naniwala sa ipinapangaral po ni Pilipi, mga kapatid. Kaya nga kahit saan lugar siya pumunta, mga kapatid, ang tanda at ang milagro ay na kay Pilipi, mga kapatid. Kasi nung panahon na si Pilipi ay pumunta sa iba't ibang lugar at nangangaral, mga kapatid, mayroon doon, mga kapatid, na mga lumpo, nakakalakad, mga inaalian ng demonyo, mga kapatid, lumalayas yung mga demonyo, mga kapatid, no, sa katawan ng mga tao. So makikita po natin, mga kapatid, na naging mabunga yung ministeryo ni Pilipi, mga kapatid. No? Sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, tinatanggap nila, no, ang salita ng ating Panginoon. At marami ang pumupunta kay Pilipi, mga kapatid, upang magpabautismo. No? Maraming nabautismohan sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, si Pilipi. No? At ang kagalakan, mga kapatid, ay umunok sa bayan, bawat bayan na pinupuntahan ni Pilipi. Ganun pa man, mga kapatid, sa kabila ng tagumpay ng pangangaral ni Pilipi, maraming nagpapabautismo sa pangalan ni Jesus. Marami ang nagagalak, mga kapatid, ay may isang kulang sapagkat ang mga tao ito ay nabautismuhan lamang sa pangalan pero wala sa kanila ang nakakatanggapan ng banal na Espiritu na siyang kailangan din natin bilang mga mananampalataya, ang Espiritu ng ating Panginoon. So, nung ang revival sa lugar ng Samaria ay nakarating sa Jerusalem, si Apostol Pedro at si Juan ay inutusan ng ilang kasamang apostoles na puntahan si Pilipi sa lugar ng Samaria sapagkat revival, mga kapatid, kailangan ng tulong. So, nung pumunta, mga kapatid, si Apostol Pedro at si Juan sa lugar na yon, ipinanalangin niya yung mga tao na nabautismo sa tubig. At kung pinanalangin nila at kanilang inunatan ng kamay, mga kapatid, yung mga tao na nabautismohan ay nakatanggap ng banal na Espiritu. So, makikita po natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay talagang umaabot doon sa mga tao nagnanais, mga kapatid, na sumunod sa kanya, mga kapatid. At sa kalagitnaan ng revival, mga kapatid, ay isang pagtawag
nag-alap kay Bilipi, mga kapatid. Ang sabi nga dito, mga kapatid, sa Acts chapter 8, verse 25, ang sabi dito, datapot nagsalita kay Bilipi ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, magtitika at ikaw ay pumaroon sa dahan, sa dahan palusog mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, na ito ay ilang. So, dumating ang salita ng Panginoon kay Bilipi, at nagtindig siya, mga kapatid, at lumakad kahit hindi po niya alam kung ano ang nasa unahan ng utos na ito sa kanya. No, mga kapatid, at dito nga, mga kapatid, habang siya naglalakad, nakakita po siya ng isang karuwahing parating. At alam niyo kung sino ang sakay dito, isang mataas na tao sa lugar ng Kandis, ito po yung lugar ng Queen ng Ethiopia. Isang tao may katungkulan. Ito po yung Ethiopian eunuch. So kung kaya pala tinawag si Pilipi, mga kapatid, dahil nakita ng Diyos yung desire sa puso ng tao nito, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Kaya nung ito'y dumako sa lugar ni Pilipi, mga kapatid, muling inangusap sa kanya ang Panginoon at sinabi niya, sasabayan mo yung karawahin na yan. So habang sinasabayan ni Pilipi, nagjajagin siguro siya, mga kapatid, kasabay ng karawahin, narinig niya na itong tao ito ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At ang kanyang binabasa ay sa aklat ng Isaya. At nakita ni Pilipi na ang tao ito, mga kapatid, ay talagang na-bless doon sa salita sa aklat ng Isaya. Bukod sa na-bless siya, na-master siya, mga kapatid. Kasi hindi niya maunawaan kung kanino pinag-utungkol yung salita ng Panginoon na kanyang nabasa. Kaya habang nagjajahin si Pilipi, sabi ni Pilipi, nauunawaan mo ba ang iyong binabasa? Sabi ni Pilipi, sabi ng iyong mga kapatid, hindi ko nga nauunawaan maliban na mayroong magpaunawa sa akin. Sabi ng iyong mga kapatid, kaya sabi ng iyong pinatigil niya yung karawahe at inanyahan ko niya si Pilipi. Mga kapatid, samahan siya. At umakyat si Pilipi, mga kapatid, ay dito, ibinahagi ni Pilipi yung salita ng Panginoon at sinimulan po niya ito sa aklat ng Isaya hanggang doon sa pagpapakilala sa ating Panginoon. At totoo na galak ang yunok na ito, mga kapatid, sa pangangaral ni Pilipi at napag-unawa po niya ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, habang sila'y naglalakbay, paglingon po itong yunok na ito, nakakita siya na tubig. Kaya anong sabi niya, ano mong makakapigil sa atin, mga kapatid, para hindi mabautismo. Kaya pinatigil niya yung karwahe, kapwa sila lumusong, mga kapatid. At ang iunok na ito ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. O, tingnan mo natin. At nung mabautismohan ang iunok na ito, mga kapatid, biglang nawala si Pilipi. Sapagkat muli siyang parang bigla lang siya nawala, mga kapatid. Tingnan po natin. Makikita po natin na pagka ang tao ay nag-desire sa ating Panginoon, gagawa at gagawa ang Diyos ng paraanan at gagamit ang tao ang Panginoon ng tao upang yung pagnanais ng isang tao na makakilala at makapanumbalik sa Panginoon ay maabot ng Diyos, mga kapatid. So, dito po yung mga kapatid, busy-busy si Pilipi. Revival yung bayan na kanyang mini-ministry. No? Pero tinawag siya ng Panginoon, oops, alis ka muna dyan. Mayroong isang tao na naghahanap sa akin, doon ka muna abangan mo at siya'y dadaan doon. So, tingnan niyo, mga kapatid, kung paano ang Diyos ay umaabot, mga kapatid, at nagnanais na kahit ang isang kaluluwa ay maligtas, mga kapatid. So, napakabuti po ng ating po Panginoon, mga kapatid. Praise God. At dito nga, mga kapatid, nagpatuloy po si Pilipi sa paglalakbay, mga kapatid, at iba't ibang lugar na kanyang dinahanan, mga kapatid,
ay patuloy po niyang ibinahagi ang salita ng ating pong Panginoon. Kasi kahit saan po magpunta si Kilipi, talagang yung pagnanais niya na magpagamit at umakay ng kaluluwa ay talagang nasa kanyang puso. Kaya kahit saan bayan siya pupunta mga kapatid, dinanadadaanan niya habang siya naglalakbay, siya po ay patuloy na nangangaral ng salita po ng ating pong Panginoon. So, basta yung mga kapatid, patuloy siya nangaral sa salita ng Panginoon. At yung huling bahagi na kung saan matukayan po natin ng tungkol kay Pilipi ay doon po sa aklat ng Acts chapter 21 verse 8. Ito po yung huling bahagi na makikita po natin na na-mention yung pangalan ni Pilipi, mga kapatid. At titignan po natin dito na si Pilipi ay nagkaroon ng pamilya. Nagkasama po siya at pinalad po siya, mga kapatid, na nagkaroon ng 4 na anak na mga babae. No, mga babae. At kung babakain natin yung kasaysayan, na itong mga anak ni Pilipi ay talagang sumunod din sa yapak ng kanilang ama. Kapagka sinasabi natin, mababasa po natin na maging itong mga anak ni Pilipi ay mga nagpumulat, mga kapatid. So, ibig sabihin, sila mga kapatid ay talagang sumunod sa pananampalataya ng kanilang pamulat. At kung titignan po natin, ito ang isa ng magandang bagay na regalo sa isang lingkod ng Diyos. Yung ang iyong buong sambahayan ay madala mo sa ating Panginoon. Nagumpay ang mga kapatid. At yun po ay nagawa ni Pilipi. Hindi lamang ginamit ng Diyos si Pilipi sa ibang lugar at sa ibang tao, kundi maging sa kanyang pamilya, mga kapatid. Ginamit siya ng Diyos upang madala sa ating Panginoon. Di ba, napakasarap mga kapatid na tayo ay sama-samang naglilingkod sa ating Panginoon. Diba, yung mga nanay dito, anong panalangin ng nanay? Sana naman makakilala sa Panginoon yung aking asawa. Para kumbaga mga kapatid, pag ang asawa kong babae ay isang mananampalataya, mga kapatid, alam po natin ang katanginan ng isang babaeng mananampalataya. Oh, yung sobrang nababago yung kanyang ugali, mga kapatid. Babago. Ang panalangin din ng isang lalaki ay pag unang nakakilala sa ating Panginoon, ay sana makakilala din yung asawang babae, Panginoon. So, ganun din yung babae, sana makakilala yung aking asawa. Para pag-uwi, laging buo yung sweldo, umuwi ng maaga, umuwi ng maingiti, o hindi yung pasuray-suray, mga kapatid. At pagdating na bahay, ikaw po ang pagkagalitan, hindi ka na nga makapagsuklay sa dami ng iyong ginagawa sa bahay. No? Ahanapan ka kung masarap na pangulam, wala namang ibibili kayo sa iyo. Pangbili, mga kapatid. Diba? Pagka magulam na po na sa ating Panginoon, ang panalangin, sana ang aking mga anak, no, sa kabila ng kanilang kabalahan sa pag-aaral, sa kabila ng lakas ng influensya ng kapaligiran, sana sila man ay madala namin sa Panginoon. No? Ganun mga kapatid ang panalangin natin. Di ba yung mga ama at ina ng tahanan dito? Ay tuwa-tuwa tayo pagka ang ating mga anak ay nadadala natin sa ating Panginoon. Anong gusto mo? Ibinili nila ng sapatos para sa limbahan. Diba mga kapatid? Kahit napakahirap, isingin niya sa pangalan, ang pinagtsatsaga natin mga kapatid. So, ganun din yung mga kabataan na naunang nakakilala sa ating Panginoon, di ba? Ang panalangin ng mga kabataan na naunang nakakilala sa Panginoon, sana makakilala din yung aking ama at yung aking ina. Para pag kami gawain sa church, pag kami nagpaalam, na, uy, bibigyan pa ako ng pamasahe at bago. Hindi yung mga kapatid. No? Pag yung ganun mga bagay na unawaan ng magulang na pinupuntahan ng kanilang mga anak ay gawain ng Panginoon. Dapat po pagpasalamat yun ng mga magulang, mga kapatid. Sapagkat ang
pinupuntahan ng kanilang mga anak ay hindi yung mga bisyo at karayawan ng mga pag-ibig. So, yun ang tagumpay ni mga kapatid, nadadala po niya mga kapatid ang kanyang sambayan sa atin po, Panginoon. The universal call to evangelism, mga kapatid. Yung pangkalahatang pagtawag para sa evangelism, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, the highest calling sa sanlibutan ito, mga kapatid, ang pinakamataas na masasabi natin pagtawag sa buhay na ito ay yung tawagin tayong mga lingkod ng kataas-taasan ng ating Panginoon. Kasi pag lingkod ka ng ating Panginoon, mga kapatid, wala nang nakamasarap o mabalita. Kasi alam mo natin na pag tayo lingkod ng ating Panginoon, mga kapatid, ito yung ipag-spiritual ng mga bagay. Yung pang-physical ng mga bagay, dito lang sa sanlibutan niyan, sabi nga, pansamantara. Pero yung pang-spiritual ng mga bagay, ito po yung pang-marangan. Ang sabi sa Romans 1:7, salat ninyo mga nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal. Sumahin yung nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoon, Jesus Cristo. So, tinawag na mga banal. So, dapat po tayo magsumikap at magpumilit, mga kapatid, na maging mga banal sa harap ng ating Panginoon. At ito, mga kapatid, ay iniutos ng ating Panginoon na ang bawat tao ay magsisi at dumako, mga kapatid, sa punto ng kaligtasan, pagsunod sa kapuluan ng ating Panginoon. Praise God. Alam po natin, mga kapatid, na pagkatapos ng kapanganakan natin muli, mga kapatid, dito, mga kapatid, ay hindi nagtatapos yung ating pagkaligtas. Kundi pag tayo mananampalataya na, mga kapatid, tinatawag po tayo ng Panginoon doon sa mas mataas na antas ng paglilingkod. Sa antas ng paglilingkod. Yung tayo dumating sa punto na magamit ng Diyos para sa iba. No? Hindi tayo tinawag ng Diyos upang umuho na lamang, tuwing linggo, makinig ng makinig na lang ng Bible study, prayer meeting, makinig ng Sunday school, makinig na lamang ng preaching, mga kapatid. No? Kundi tayo ay patuloy na tinuturuan ng Panginoon, pinalalago tayo ng Panginoon upang magamit siya doon sa mas mataas na antas ng paglilingkod. Kasi, mga kapatid, pagka sa ganito, patuloy tayong natututo, dadating yung panahon na tayo ay gagamitin ng Panginoon. Yung paglago, kagaya ng normal na paglago ng isang tao, pag ikaw ay bata sa panahon ngayon, pagkaraan ng ilang taon, diba, nagbibinata ka, nagkakalaga, lumalago, mga kapatid, yun ang normal na proseso. So tayo, maging sa ating paglilingkod at pagiging mananampalataya, dapat ganun din, mga kapatid, lumalago din po tayo. Kaya nga may mga pagtuturo, may mga pag-aaral, para yung kaalaman natin at yung tiwala natin sa ating sarili ay mabuo, mga kapatid, upang magamit tayo ng ating Panginoon. Sa umpisa, mahirap, mga kapatid, kasi minsan nandun at kanya nahihiya tayo, wala tayong confidence sa ating sarili, siguro. Pero pagka tayo ay naturuan, nakapag-aaral tayo, mga kapatid, at may konting alam na tayo, mas nabibilit yung confidence sa ating, mga kapatid. No? Pagka in-assign tayo, o sister, o brad, pwede kang ikaw ang mamaya eh, o umpisaan natin sa, pwede kang ikaw ang magpaawit. Mamaya, may Bible study doon tayo sa lugar na yon, sama ka na. At ikaw ay i-assign ko, ikaw mag-pray bago tayo magsimula ng gawain. Ikaw naman, ikaw ang mananalangin pagkatapos. Yes, God. O sa susunod, ikaw na ang
MC. O, di ba? O, ikaw ang magpapaawit. Kami Diyos sana yan, lagi kang sumasama. Ay, nakikita ng Panginoon yung iyong paglalo. Nakikita ng Panginoon yung paglalo mo. Sasabihin ng Panginoon, kasayin mo na yan, ha? Siya mag-handle na ng balagod sa atin sa susunod. So, nakakatuwa, natitignan po natin yung ating sarili na tayo ay lumalago at ginagamit ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, very rewarding mga kapatid. Makita yung pag-aaral sa ating Panginoon at nakita po natin na ramdam mo mga kapatid, pagka ang Panginoon ay yung Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo, ginagamit ka ng Panginoon. No? Pag-uwi mo ng bahay, magkataka ka sa iyong sarili. Saan po galanguhan yung aking pinagsasabi kanina? Hindi ko maisip, pero tuloy-tuloy lang yung pagsasalita ko. Na parang dumadating lang sa isip ko na ibinubuhan ang bibig ko. Mga kapatid, isang nagtatakla tayo, hindi tayo makapaniwala. Nagawa ko yun. Kasi mga kapatid, pag ginamit ka ng Diyos, sasamahan ka ng Panginoon. No? Ang Diyos ang mangungusap sa pamamagitan na. Ang importante lang mga kapatid, na willing tayo magpagamit at handa tayo magpagamit sa ating buhay. So, the call for evangelism ay ito po ay para sa lahat mga kapatid. No, hindi po ito nakakonfine sa mga pastor lamang, sa mga leader mga kapatid lamang, kundi ito po ay sa lahat mga kapatid. No, para po sa lahat. Yes, God. So, sabi nga dito, lahat ay tinawag para maging lingkod po ng ating po mga Panginoon. Is ka dito sa Acts chapter 8 verse 4, sabi dito, at ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglambay na ipinangaral ang salita. So, makikita po natin na para sa lahat, iniuutos yung pagpapahayag ng salita ng ating. No, hindi, sabi ko nga, hindi ito nakakumpay sa mga pastor lamang o sa mga leader lamang, mga kapatid. Hindi, ito po ay para sa lahat. Para sa lahat. Para sa bawat mananampalataya. No, bawat mananampalataya. Yes, God. Kaya nga lang isang mga kapatid, mahirap magsimula. No, mahirap magsimula. Pero mga kapatid, ang sikreto, halimbawa, sasabihin mo mga kapatid, teka, kulang naman ako sa kalaman, eh, paano eh? Alam niyo mga kapatid, yung bagay lamang na tinanggap mo sa ating Panginoon ay isang napakalaking bagay na napupwede mong gamitin ibahagi. Yung personal na testimony po natin sa ating sarili. Minsan kahit kaunti yung alam nating talata, yung buhay mismo natin, mga kapatid, minsan ito po ay isang napaka-epektibong tool para po tayo po ay makapagbahagi ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Diba? At siyempre, may mga nakikilala tayo na mga mananampalataya na alam natin yung dating buhay nila. Diba? O minsan, pwede natin gamitin yung ating sarili. No? Tingnan mo ako noon. Ano ba ang buhay ko noon? No? Ako ay puno ng bisyo, puno ng mahirap yung buhay ko, wala akong kamayamahan, pero ngayon, nakakaawit na ako kahit walang pira ay masaya. Diba? Kahit walang kira ay masaya, kahit may problema ay masaya. Kung si Kristo ay nasa ating mga kapatid. Alam nyo, may mga bagay sa salibutan ito na hindi talaga kayang bayaran ng salapit. Yung kapayapaan, mga kapatid, yan ay bagay na hindi mo pinipiliin. Kasi makikita natin, mayroong mayayaman diyan, mga kilalang tao.
Pero makikita natin, mapapalitaan natin, magpapakamatay. Magpapakamatay. Kung titignan natin yung buhay na kumpleto sa lahat ng bagay, yung wala tayo, nandun lang sa kanila. Pero mapapalitaan natin, buhay na mariwala tayo, dumating sa punto ng pagkamatay. Samalang tayo mga kapatid, basta tayo may patanghali at panghapunan. Pagkakahapon mga kapatid, harap pang umanulaw. Ay mayroon din yan mga kapatid, lahat na iya sa kanila alambog-lambog ng kamat, kalaki-laki na ito na ibalik tara na yung umaga na igising pa. Samantalang ikaw eh, pag ganyan mo sa mga ay ang may laway ng ulam sa sarap ng tulog. So, yun po ay mga bagay na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, pag tayo na sa ating Panginoon, mga kapatid, talagang yung buhay natin ay huwag lang tayo masyadong sapagkat hindi na natin dadating sa punto ganun. Kasi pagka tayo na sa Panginoon, binabago na ng Diyos yung mentalidad natin at yung mga priority natin sa buhay. Yung priority natin sa buhay. Mas pinahahalagahan po natin yung mga bagay na pangwalang hanggan. Isa doon sa mga bagay na pansamantala lamang mga kapatid. So, sa bagay, ganun pa man mga kapatid, hindi doon nagkatapos yung buhay natin. Mabayapa tayo, ganun mga kapatid. Kinakailangan, sabi ng mga kapatid, nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Kaya nga, lahat tayo ay inuusan ng ating Panginoon na maging instrumento niya para umabot sa iba. Kasi anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Kailan darating ang wakas? Nagbigay ng tanda ang ating Panginoon, nagutuman, giyera, harapan, lindol, mga tanda niya na sinasabi na lalapit na yung katapusan ng sanlibutan ito. At yan ay nakikita natin, naranasan na. Pero mga kapatid, hindi pa rin dumarating yung katapusan. Bakit? May utos ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, bago dumating ang katapusan, kinakailangan maipangaral muna sa lahat. Mga kapatid, ang kanyang salita. At ang Diyos ay fair. Mga kapatid, nanais ng Diyos na ang lahat ay makarinig muna ng kanyang mga salita bago dumating yung katapusan. Para pagdating ng panahon at kumarap tayo sa ating Panginoon, walang isa pa na magsasabi na Panginoon, hindi ko naman narinig ang iyong salita eh. Kaya huwag ngayon, ito, ayaw ng Diyos ng ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, ipangaral ninyo ang kanyang salita sa lahat at pag naipangaral na sa adarating ang wakas. Kita natin, fair talaga ang ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na dadating ka sa panahon ng paghuhukom na agrabyado ka na hindi mo narinig yung mga bagay na dapat mong narinig. Kaya titignan mo natin mga kapatid, na bago dumating sa buhay ng isang tao ang kamatayan, sa hinapan ng buhay niya talagang may panahon na ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya, maaaring hindi lang siya tumanggap. Mga kapatid, kaya hindi siya nagkaroon ng kaligtasan. At pagka dumating ang kapanahon ng Panginoon, ang tao hindi tumugon sa tawag ng Diyos, walang makitahilan mga kapatid. Walang magdala. Ang pagpili ay nasa ating mga kamay. Binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos at fair po ang ating Panginoon. No? Na inaabot muna niya lahat bago niya ibigay ang kahatulan. So mga kapatid, sikapin natin at naisin natin na magamit tayo ng Panginoon para sa iba. Nandiyan lang yung ating mga kapitbahay, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga kaibigan. Huwag po natin itikom yung ating pili. Ang sabi ng Biblia,
pag hindi tayo gumawa, ang dugo ng mga tao ito ay sisiliw sa ating mga pangalan. So, panahon na para tayo ay gumawa sa tuwan na natin. Tayo po lahat ay tatayo.